Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-compute at mag-interpret ng resulta gamit ang statistical treatment na tinatawag na paired t-test. Bago tayo mag-umpisa, shoutout muna kay Rochelle Ann De Ramos na siyang nag-request ng video ito. Sabi niya, "Hi sir, thank you po sa video. Sana po meron din pong video kung paano po makompare yung pre-test and post-test. Thank you po ulit sir." By the way, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa ating channel, please do subscribe and do not forget to watch our previous videos at i-click nyo na rin ang notification bell. Tara, simulan na natin. Ang statistical treatment na paired t-test ay ginagamit natin para malaman yung significant difference ng pre-test at post-test. Pero take note na yung pre-test and post-test na resulta ay dapat manggagaling sa isang grupo ng mga respondent. Example, si respondent number 1 o itong grupo ng respondents na ito ay sinubject sa pre-test. After that, sinubject sila doon sa tinatawag na treatment. Pag sinabi nating treatment, ito yung isang bagay na ginagawa ng researcher para malaman yung improvement o yung effectiveness nito. Tapos, after that, isa-subject ulit yung mga estudyante sa tinatawag na post-test para makita kung meron bang pagkakaiba. So, yun yung purpose ng tinatawag natin na treatment. At yung resulta ng pre-test at saka post-test ay ginagamitan natin ng statistical treatment na paired t-test. Paalala, meron tinatawag tayo na alpha level of significance. Ano yung alpha level of significance? Kung magbabasa kayo ng mga related studies o yung pinag-aralan natin sa ating subject na thesis or thesis writing, yung alpha level of significance, kalimitan, sineset siya as 5%. Minsan, mas mababa roon, pero maraming literature at pag-aaral na nagsasabi na 5% alpha level of significance is okay to use. Yan. Ano naman tong remember na to? Remember that if the p-value is lesser than the alpha level of significance, the difference between pre-test and post-test is significant. Yung p-value ang tinatawag na probability value. Ibig sabihin, mas mababa daw siya dapat doon sa alpha level of significance para masabi natin na yung ating ginawang test ay significant. So paano yun? Simulan natin. Para ma-compute natin yung tinatawag na paired or yung tinatawag na significant difference gamit yung paired t-test, punta tayo sa data analysis. Hanapin natin yung paired two sample for means. I-click natin at i-highlight natin yung pre-test at saka yung post-test. Remember na kapag sinama natin yung label, kagaya nito, sinama natin yung title ng pre-test, post-test, i-click dapat natin itong label na to. And then yung output range ay kung saan natin gustong palabasin yung resulta. Sa dito natin siya ilagay. Yan, click OK at makikita na natin yung resulta. Ganun lang ho kabilis. Makikita natin dito yung maraming value. So kung kayo ay ayaw nyo, kung hindi nyo gusto yung maraming mga numbers, pwede naman natin alisin yung iba. Yan. So pauntiin natin siya. Makikita dito yung mean, yung variance, yung observation, yung correlation, yung DF, yung stat, at ang daming value. Pero para hindi tayo mahirapan, i-analyze natin kung ano yung ating mga kailangan. So, kakailanganin natin yung t-stat. Ito yung tinatawag na computed value. At kakailanganin din natin itong tinatawag na p-value. So, ito yung p-value natin. Ano? P-value. O yung probability value. At ito yung tinatawag na computed value. Yan. So, kakailanganin natin sila. Pwede tayong gumawa ng table dito sa ilalim o dito sa ibabaw. So, pwede din dito sa tagiliran, dito na natin ilagay.
So, ang kailangan natin ay ang mga sumusunod. So, yung test, yung resulta, dito ay merong pre, and then may post. Ano yung mean? Yan. Minsan, yung iba, kinukuha nila yung standard deviation. So, yung standard deviation ay yun yung square root lang nung variance. So, ilagay natin dito. So, yung mean, kukopyahin lang natin. Kung gusto nyo, i-cut nyo na. Lilipat lang natin sila. And sabi natin, square root ng variance yung standard deviation. So, kung may variance tayo, kunin natin yung square root para sa pre-test at yung square root naman para sa post-test. Yan. And then, nandito yung t computed. So, yung t computed, nakita natin na siya yung -15.47. So, i-type natin dito. And then, meron tayong p-value. So, yung p-value natin, itatype din natin. Yan. 0.000. Pero, hindi yun ang ibig sabihin nun. Yan. Ibig sabihin itong 1.51 at ang daming number na to, may e to the negative 15. Yan. So, ibig sabihin, meron siyang 14 na 0 bago yung 1. So, ibig sabihin, mas mababa siya doon sa value ng ating alpha level of significance. So, pwedeng ilagay natin dito less than 0.001. Yan. Sa madaling salita, nakagawa na tayo ng ating table na pwede nating i-present sa ating statistician. Nasundan nyo ba? Yan, ito yung test. May pre-test, may post-test, merong mean, may SD, merong t-computed at p-value. Pero wag natin kalimutan yung difference. So, i-type din natin yung difference. So, sa difference naman, pwede naman natin siyang i-subtract. Minus lang natin yung mean ng post o ng pre sa post. So, may increase na 15. Yan. Ibig sabihin, may increase na 15.17 yung score nila from pre-test to post-test. Ngayon, dahil yung p-value ay mas mababa doon sa ating alpha level of significance na sinabi natin kanina ay 0.05, masasabi natin na yung difference ay significant. Sa madaling salita, tapos na yung ating table. Yan. Ayusin lang natin para pag pinresent natin sa ating advisor o sa ating statistician, presentable siya tingnan. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng significant difference? Ibig sabihin, yung difference na 15.17 ng scores ng pre-test at post-test ay makabuluhan. Ibig sabihin, yung in-impose o yung ating in-implement na treatment, masasabi natin na may kakayahan siya na pataasin yung score ng mga estudyante simula sa pre-test at sa post-test. I hope nakatulong sa inyo yung ating video. At kung meron pa kayong mga request na video about research, kindly comment or put your comments on the comment section. And do not forget to like our video and subscribe also. Para naman, ma-notify din kayo, pakiclick na yung notification bell. Maraming salamat!